Naghahanda na ang MRT at LRT sa pagbabalik operasyon sa ilalim ng new normal na sitwasyon. Naglagay na sila ng mga marka para tiyaking may social distancing ang mga pasahero. Nakatutok si Katrina Son. Kung dati halos magkapalitan na ng mukha sa siksikan ng mga pasahero sa tren, malaking pagbabago raw ang makikita ng publiko ayon sa pamunuan ng MRT. We are preparing for kung sakaling malip yung ECQ natin and we can start work on May 16. So may mga provisions tayo na we have to comply, especially the social distancing. So in-implement namin yan sa buong stations natin, merong mga markers yan to make sure na we are compliant sa social physical distancing of 1 meter. Mula pila hanggang makapasok sa loob ng tren ay mahigpit daw na ipinatutupad ang social distancing. Naglagay na ng mga marka sa platform ng MRT stations. Pagpasok, may mga marka rin ng mga upuan. At para masiguro na mas masusunod ang social distancing, may marshal din daw na magbabantay sa loob ng bawat bagon. Kaya ang dating nasa 1,200 na pasahero na naisasakay kada biyahe, magiging 153 na lamang. Lumalabas na 51 na tao na lamang ang maaaring maisakay sa bawat bagon. We have to make sure na all necessary safety and health precautions we have to install. Kaya po yung load capacity po natin went down to only around 10-13% of the total load. Puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng LRT. Naghahanda na kami ng mga kailangan gawin na tinatawag natin yung new normal. Yung new normal kasi natin, we place so much emphasis on health at saka safety ng ating mga pasahero. Naglagay na rin sila ng markings para sa social distancing mula sa pila hanggang sa loob ng tren. Ang dati raw na 1,058 na sakay nito kada biyahe ay bababa sa 168 na lamang. Lahat din ang papasok sa istasyon ay kailangan sumailalim sa thermal scanner. Bukod naman sa MRT at LRT, handa na rin daw ang ibang mga pampublikong mga sasakyan sakaling payagan na silang bumiyahe muli. Nakaready po ang mga TNVS driver dito, no? Nakaready po ang mga TNVS driver dito. Sa katunayan nga, naglalagay na sila ng mga protective shield sa mga drivers. May mga alcohol at meron din po mga face mask na ipiniprepare na po. Maging mga tricycle drivers ay handa na raw. Sa mga lumang modelo daw ng mga tricycle ay isa lamang ang maaaring sumakay. At kung sasakay ka, ay dapat nandito ka sa gilid na ito na bahagi nga ng tricycle para malayo ka daw doon sa driver. Ngunit kapag e-tricycle na raw ang pinag-uusapan, isinusulong daw ng mga grupo ng tricycle drivers dito nga sa Quezon City na kung maaari ay tatlo ang sumakay dito. Dahil kung titignan mo ay maluwag naman daw dito sa loob at may espasyo pa raw sa pagitan ng bawat pasahero. Payag naman daw sila na isang pasahero lamang ang kanilang maisasakay. Pero pwede po ang isang pasahero, bibiyahe kami. Pero dahil ang legal namin pasahero ay tatlo, yung pamasahe po para win-win solution, gagawin namin, sisingil namin ng tatlo, ang isang tao. Ganito rin ang sentimiento ng mga ilang jeep, PUV at taxi drivers. Let's say 20 seater, kagawin mo 10. Kasi magkakaroon ka ng distancing, okay, 10 lang. Paano yung pamasahe? Sino mo si shoulder noon? Yun ang tanong namin. Katrina Son,